Okay, so nandito pa rin tayo sa school. Titignan natin yung sitwasyon ng ilog sa likod ng aming paaralan. Yan. So, kung makikita nyo, kung makikita nyo ngayon, wala nang ulan, tumila na yung ulan dito sa banda sa amin. Pero sigurado na sa Baguio ay malakas pa ang ulan. Kasi kung titignan nyo yung ilog, ganyan na siya. Palakas na yan ng palakas. So, ganyan po yung sitwasyon ng Buwed River, yung ilog namin dito sa Cannon Road. Kapag malakas yung tubig na yan, ibig sabihin, yung ulan sa Baguio ay tuloy-tuloy at malakas. Yun, yan ang sinyales namin. Kapag ganyan na yung tubig, makikita mo, madumi yung tubig, ibig sabihin, umuulan doon, kahit na hindi umuulan dito sa amin. So, ngayon, tumila na po yung ulan dito. I just hope na continue na po na hindi na siya uulan. Ganyan. Kasi kung tuloy-tuloy pa yan, lalaki pa yung tubig na yan, tataas siya. Tapos yung mga yan, yung mga garden, yung mga garden dyan, mawawala. Talagang pupunin lahat ng tubig. So, I just hope na hanggang dyan lang talaga yung tubig na, yun. Yun yung pinagdadasal ko na hindi lalakas or hindi tuloy-tuloy yung ulan ng Bagyong Florida. Kasi kung talagang tuloy-tuloy yung ulan niya, hindi lang po ganyan yung tubig na na aapaw dito sa aming ilog. So yung school namin ay mataas naman po yung lokasyon. Mababa po dyan. Makikita nyo dyan, mababa dyan sa Okay, so yung mga kapag may, yung nasabi ko kanina, yung mga ibang bahay dito sa barangay namin ay malapit sa ilog na to. So kung aapaw yan, may tendency na sila ay mag-i-evacuate. So saan sila pupunta? Dito mismo sa paaralan sila mag-i-evacuate. Okay, so yun. So, kung makita nyo yung tubig kargado siya. Kasi may mga landslide na. Nung dumaan si Bagyong Omtong noon, may mga bundok na naiwan pa rin. Naiwan na may mga bato, graba, ganun. So, habang may ulan, habang may bagyo, iniaanod niya yan. Yung mga yun, yung iniwan ni Bagyong Omtong noon. So, doon sa may banda ng Lion's Head, meron pa rin doon. Hindi pa rin talaga natanggal totally. So, yung nangyayari, yung tubig galing sa Baguio, iniaanod niya yung mga graba at mga bato doon sa may Lion's Head na galing doon sa bundok na yon. Okay, so, yan. I just hope talaga na hindi pa yan lalakas. Kasi kawawa naman po yung actually ang mga nagtatanim dyan ay yung mga lolo't lola. Yan yung ginawa nilang para mapalipas yung oras. Yan yung ginawa nilang libangan. Okay, yung pagtatanim ng mga kamote, ganun. So kung tataas pa yung tubig, mawawala ulit yan. Pero hindi sila napapagod, lagi-lagi nilang inaayos yan para taniman din. Pagkatapos na naman ng bagyo, maaayusin na naman, tapos magtatanim, tapos may dadaan na namang bagyo, ganun lang. So parang yan, libangan nila habang, habang wala silang ginagawa, nandyan sila sa garden. Okay, so yan po ang sitwasyon ngayon sa may Buwed River. So ibig sabihin, tuloy-tuloy ang ulan sa Baguio ngayon. Kahit na hindi malakas, pero ewan ko, ganyan yung effect niya. Talagang tataas pa yan. So i-update ko ulit mamaya kung ano ang mangyayari dito sa ating Buwed River, kung tataas pa ba siya or hindi na. Okay, so mag-ingat po tayong lahat. Siguraduhin nakahanda po tayo. Kasi hindi po natin alam kung ano po ang idudulot ng Bagyong Florida. So yun lang po, ipagdasal natin na hindi siya magdala ng malakas na ulan at tuloy-tuloy na ulan. Yun lang. Para hindi po tayo mapinsala or para hindi po malaki ang idudulot na pinsala sa ating probinsya. So maraming salamat at mag-ingat po. Bye-bye!